paggawa ng sasakyan dahil nasira po ang driver seat at magpapa-change oil na rin po ako. Dito po yan sa dito po siya sa Blue Hands Sabo. Hyundai siya po siya, guys. Guys, nakahiga lang po yung driver seat ko at hindi na po siya gumagana. Kaya kailangan na po siyang ipaayos. Uli, dinala ko na siya sa isang shop at sabi, tatanggalin daw po yung upuan at papalitan ng bago. Eh, ang mahal po kaya nun, guys. Grabe. Buti na lang, trinay ko dito sa Hyundai Blue Hands. Dito lang po siya sa baba ng apartment namin at buti na lang nagtanong po ako sa kanila. At ang sabi, yung remote lang daw po ang sira at yun lang daw po ang papalitan nila. Bali, medyo may pagkamahalan pero okay na rin po kaysa naman po bumili po ako ng another upuan, eh mas mahal po yun. Ayan po, ginagawa na po ni Kuya ngayon ang remote nung upuan. Ayan guys, natapos na pong ayusin yung remote ng upuan natin at titingnan naman po nila yung engine oil. Bago yan, chinek na rin ni Ajushi ang air cleaner daw po yan, sabi niya. Para siyang filter ng aircon. Madumi na daw po at kailangan ng palitan na panibago. At yan guys, unti-unti na pong tinataas ang ating sasakyan dahil tayo po ay magpapa-change oil. Actually, wala naman po talaga akong alam sa mga kung anik-anik na ano ng sasakyan. Sa totoo lang. Ngayon ko lang po nalaman na dyan po pala sa ilalim binubuksan para makalabas ang oil at papalitan ng another oil. Ayan guys. Tinanong ko rin si Kuya kung pwedeng videohan yung pag-change oil niya. At sabi naman po niya ay okay lang daw po. Steady lang daw po ako dyan. At watch and learn daw po. At ayan na nga po, magsisimula na po si Kuyang magtanggal ng oil. Dito daw po niya ilalagay yung lumang oil na tatanggalin niya sa sasakyan ko. Habang ginagawa niya yan, binibidyoan ko naman si Kuya. Tinitingnan ko kung ano ang gagawin niya. At kung saan niya tatanggalin yung oil. Ayan guys. Lumabas na po yung dati niyang oil ng sasakyan. Tumutulo na po siya, guys. Pati ba? Napaka-chismosa ko talaga. Pati ba naman yung kinukunan ko pa? Eh di wow. Curious lang po ako, Kuya. Ano pong ginagawa niyo dyan? Sabi ko naman. At ang sabi ni Kuya, meron pa ditong sakit na kailangan tanggalin dahil meron din ditong oil. Ayan, meron pa palang isa doon. Dalawa po pala siya. Ayan, habang tumutulog po yung oil dyan, si Kuya naman, ayun. Lumipat naman si Kuya dun sa kabila at para tingnan yung bawat gulong ng sasakyan. Dahil lalagyan niya po ng hangin ang bawat gulong ng sasakyan. Ang ganda po ng service nila dito, lahat po chine-check nila bago nila i-turn over sa'yo guys. O, diba guys? Yun nga lang, kailangan may budget ka talaga para sa sasakyan na ipapaayos mo. Dahil lahat yan, checkin nila. At syempre, walang libre po sa Earth. Lahat po may bayad. Bising-bising naman po si Kuya maglagay ng hangin dun sa bawat gulong ng sasakyan ko, guys. O, diba? Ang kulit ko lang. Sunod dito, sunod dun ang ginagawa ko. Nakakaloka. Okay lang daw po kay Kuya yan. Sige lang, suportahan ka ka, sabi niya. Ayan guys, at feeling ko mawawala na rin po ng battery yung cellphone ko dahil... Ayan guys, nag-warning na nga po pala ang cellphone ko. Ayan, nagmamadali po kung lumabas at pumunta dun sa opisina nila. Ayan, nakisaksak na lang po ako ng cellphone. Buti na lang guys, umabot ako at naisaksak ko kaagad yung cellphone ko. Ayan guys, hindi po siya namatay at kinukunan ko pa rin po si Kuya kahit nasa loob po ako. Dahil salamin po yung harang niya, kitang kita po kung anong ginagawa nila dun sa labas. Okay naman po dito guys. Dito naman po guys yung opisina nila. Dito po kami mag-iintay ng mga customer.
habang nag-iintay, nakikita po namin ginagawa yung sasakyan namin. At dito rin po kami pwede magsaksak ng battery, magkape at kung anik-anik pa po. Ayan, at nakalabas na po lahat ng lumang oil ng sasakyan. Unti-unti naman pong ibababa ni Kuya yung sasakyan. Nung binaba na po ni Kuya yung sasakyan, maglalagay naman po siya ng panibagong oil ng sasakyan. Yan guys, dito naman po sa ibabaw nilalagay yung bagong oil ng sasakyan, ilalagay niya dun sa loob. Kung kanina sa ilalim po niyo nakita na inilabas yung ano, ngayon naman sa ibabaw niya naman po nilagay. O diba, ang dami ko natutunan ngayong araw na to. Ayan po, natapos na po siya maglagay ng bagong oil. So tingin ko malapit na rin po siyang matapos. At salamat po Kuya sa magandang service na binigay mo sa akin. Isinunod naman niya po yung filter ng aircon filter guys. Ini-start na po niya yung sasakyan at binuksan niya po uli yung harap ng sasakyan. At kumuha po siya ng maybe bakal or stick para sukatin yung oil kung gaano karami yung oil at kung okay na ba siya. Nung na-check na po, isinara po uli ni Kuya. Ayan, dahil tapos na po, i-turn over na po niya sa akin. Thank you po! Ayan, natapos na po ang ating sasakyan at binaba na po ni Kuya at ilalagay na po niya sa parking lot. Yes, magbabayad na po tayo. Kung magkano po yung binayaran ko, secret na lang po yun. Saka po na lang po sasabihin. Siya nga po pala, dito lang po yan sa baba ng apartment namin. Sa Blue Hand, sa Bukchom. Yan po guys. Dito lang po yan sa malapit sa amin. Thank you po guys. Salamat po sa mga sumusuporta at nanonood sa aking vlog. Salamat sa panonood! See ya!